At kamusta? Kamusta ang muli sa lahat ng mga subscribers natin? Reba peeps, kabapers, at lalo na sa mga bago nating katambayan dito lang sa ating simpleng tambayan, iBake. Nokia 3310 4G, no power problem. Pinakita ko na sa ating highlight screen kung ano lang yung niremove natin, yung pinakamaliit na kapasitor nakatabi ng black diode nitong 3310 4G. Yan po yung cause ng problema ng no power at same din ng transition niya sa not charging. Kaya sa lahat ng mga hindi pa nakasupport at nakasubscribe sa ating YouTube channel, please keep supporting, subscribe, send like, and click notification bell para mas updated kayo sa ating mga video tutorial dito. Marami pa tayong i-upload ng mga video tutorial, helping tips, healthy guys, simple basic technique, at mga technical ang gawaan. Light ng ginagawa ko ngayon itong Nokia 3310 4G new, no power problem. Yun lang yung ginawa natin, wala na po tayong ginalaw dyan. Nag-remove lang tayo ng isang pirasong kapasitor nakatabi ng diode. At alam din naman kung karamihan sa mga master natin at mga cellphone technician dyan at yung mga bossing natin, alam na alam po yan kung ano yung mga problema na yan. Kaya sa lahat ng mga subscribers natin at yung loyal sa Nokia 3310 4G new, no power at not charging, yun lang po yung pwedeng maging cause at pwede nyong i-remove sa lahat ng mga gagawin ninyo. Yan, meron na po kayong basic at mapagkukunan ng idea at hindi na kayo mahihirapan pang mag-isip kung ano yung mga problema at yung pwedeng maging solusyon dito. Nandito na po sa ating simpleng tambayan at YouTube channel. At huwag lang nyo kakaligtaan, lalo sa mga first step video tutorial natin dyan, 100% check before disassembly. Mas maganda pa rin ma-check ninyo 100% bago ninyo i-disassembly o kaya baklasin lahat ng spare parts. May share ko lang sa inyo sa ating helping tips at healthy guides. Pag dinisassembly po ninyo o kaya binaklas ninyo itong Nokia 3310 4G new, dapat pong ingatan nyo yung left side down ng keyboard or keypad nitong Nokia 3310. Baka madali at mapunit ninyo yung mismong ribbon or flex ng keypad board nitong Nokia 3310 4G. Kaya iingatan po ninyo yan. Yan lang yung mabibigay ko sa inyong helping tips at healthy guides. At huwag nyong kakalimutan din yung LCD na dapat nyong pag-ingatan. Yan po yung medyo masaselan dyan. Yung keyboard, flex at ribbon at yung syempre especially yung pinaka LCD screen itong Nokia 3310. And always sa ating highlight screen at last step and finale ng ating video tutorial dito sa Nokia 3310 4G new, no power problem. At sana po may natutunan naman kayo, may napulot kayo mga simple basic technique, helping tips at healthy guys, lahat ng mga video tutorial natin dito. At sana makatulong ulit sa pang-araw-araw ng mga problema ninyo sa mga gadget, babe, cellphone, tablet, laptop at Bluetooth earbuds, Bluetooth speaker, lahat na po yan. Gagawin natin dito yan para mas makabuluhan yung ating simpleng tambayan at YouTube channel. Always na pwede kanyong puntahan, pwede nyong tambayan sa lahat ng mga problema nyo sa gadget. Maraming maraming salamat. Kita-kits sa mga susunod na video tutorial.